Assalamu alaikum. Magandang araw sa inyong lahat. Ang lulutuin po natin ngayon ay pansit bihon na may kanton. Let's go! Dito po sa chicken, yung kalahati lang ng chicken ang kukunin natin pang sahog sa ating pansit. Ibabad muna natin sa tubig ng 10 minutes ang ating pansit bihon para lumambot ito at madali siyang maluto mamaya. Isa lang naman natin ngayon itong manok. Lagyan ng asin at takpan hanggang sa ito ay maluto. Magsalang ng kawali at painitin. Lagyan ng mantika. Antayin natin uminit ang mantika. Pagkatapos, ilagay na natin ang atay ng manok at prituhin. Hinaan lang natin ang ating apoy. Tapos, takpan natin ito. Para mabilis magluto, ayan, isinabay natin isinalang itong pinapakulong manok at yung ating piniprito'ng atay ng manok. Balik-balik na rin natin itong atay ng manok para maging pantay ang kanyang pagkaluto. Ngayon, luto na ang atay ng manok. Hanguin natin ito, ilagay sa isang plato at ibukod. Ngayon po ay luto na rin itong ating pinakulong manok. Hanguin natin at ilagay sa isang lagayan para ito ay lumamig dahil mamaya ay hihimayin natin. Ito namang pinagpakuluan natin ng manok ay huwag nating itapon dahil gagamitin natin ito pansabaw. Hiwain naman natin ang ating piniritong atay ng manok. Pagkatapos, himayin natin naman ng maninipis itong pinakulong manok. Hindi na natin isasama ang buto.
Magsalang ng malalim na kaldero na katamtaman lamang ang apoy at painitin. Pagkatapos, pag mainit na, lagyan na natin ng mantika. Kapag mainit na ang mantika, ilagay na po natin ang bawang. Sunod natin ang sibuyas. Ang hinimay na manok. Ilagay naman po natin ngayon itong ating Maggi Chicken Broth Cubes. Isang cube lang yung ilalagay natin. Tapos, hahalu-haluin para yung lasa ng broth cubes ay kumapit sa ating ginigisang manok. Ngayon, ilagay na natin itong ating carrots. Haluin. Kapag sa tingin nyo kulang yung mantika nyo, lagyan nyo na lang ng konting mantika. Ngayon, ito namang ating beans. Halu-haluin lang natin. Sumunod, ilagay na natin ang ating cabbage o repolyo. Ngayon, maglagay tayo ng timpla para magkalasa ang gulay. Una, ipaminta, asin, katamtaman lang na dami. Sumunod ay konting betsin o MSG. Optional ito ha. Yan, at ating haluin. Ayan, yung gulay natin dito, huwag nating masyadong lutuin. Medyo half-cook lang. Pagkatapos, ilagay na natin yung ating hiniwang atay ng manok. Ayan. Haluin lang po ng katamtaman. Pagkatapos, ay iset aside natin ito. Ilagay natin sa malinis na lagayan. Ayan. Ngayon, itong kalderong ginamit natin na pinaggisahan ng gulay, isalang ulit natin. Yan, lagay natin yung sabaw na pinagpakuluan natin ng manok. At ilagyan natin ng toyo. Ayan. Takpan natin hanggang sa ito ay kumulo. Ito naman ang ating pansit bihon na tinanggalan na natin ng tubig. Ayan, ganyan na ang itsura niya kapag nasook na siya sa tubig. Ayan, kumukulo na ang ating sabaw. Ngayon, ilalagay na natin ang pansit bihon natin. Ngayon, ilagay naman natin ang ating pansit canton. Medyo durog nyo lang ng konti. Pagkatapos, halu-haluin lang natin ito hanggang sa maabsorb ng pansit yung sabaw.
Ayan, kung nakikita nyo, na-absorb na ng pansit, bihon at kanton yung sabaw. Halos wala na siyang sabaw. Ngayon, ilagay naman natin itong ating celery. Okay. Haluin lang. Ngayon, ilagay natin itong mga ginisa nating sangkap. Ayan. Halu-haluin lang natin at make sure lang na yung apoy natin ay yung pinakamahina para hindi tayo matuyuan ng sabaw o masunog yung niluluto. Tapos takpan natin sandali kasi may konti pa siyang sabaw. Okay, ayan. Tingnan natin kung may sabaw pa. Ayan, wala na siyang sabaw. Masha'Allah, tabarakallah. Luto ng ating pansit. Patayin na natin ang apoy at tapos na! Ayan, kapag i-serve natin, tigaan lang natin ng konting lemon o kalamansi kung anong meron kayo dyan. At ayan, nang bango, ang sarap. Karaniwan, pag kumakain tayo ng pansit, pinapartner din natin to sa sliced bread o tinapay. Dito naman, pwede natin siyang ipartner sa samuli, ang usual na tinapay dito sa Saudi. Tara na, samahan nyo na kaming kumain. Maraming salamat. See you next vlog. Shukran!